Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Marlon Bonahos, registered salesperson po ng Sure Homes Realty under Team Startup. So, yun. It's a vlog day. So, nandito naman po tayo ulit. So, before na mag-start po tayo, yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo sa channel natin. Okay? So, at this point, gusto natin pag-usapan yung since na medyo gloomy at umuulan po ngayon at this time dito sa Urban Deca Homes Ortigas, hindi po ako makapunta ng amenities kasi nga maulanan tayo. Tapos may tumutugtog. So dito muna tayo sa parking area. So yan, parking area po tayo. Now, ang gusto kong i-discuss sa araw na ito is yung ito kasi usually mga concern ng kumukuha ng property, lagi po itong natatanong sa akin, paano kung wala nang malakas, bumabaha pa dyan? Ma'am, galing po lang dyan ah. Hindi ko alam ah. Okay. So, before, bago natin pag-usapan yung salitang pagbaha, pag-usapan muna natin yung history. No? Historical na nangyari dito sa Pasig. Kasi, ito pong site na to is located po sa Pasig. And may nangyari po sa Pasig na hindi inaasahan. Ito po yung undoy. Actually, dalawa pong baha ang nangyari dito sa Pasig. 10 years po almost ang pagitan niya. Galing ha? Yung una po yung undoy, pangalawa po yung disease. So, at that time, yung undoy po kasi ang nangyari dyan, tatlong dam ang nabuksan. Okay? So, since tatlong dam ang nabuksan, ang nangyayari po rito kasi sa Pilipinas, ang pinaka sumasalo ng malakas na ulan or mga ulan or lakas ng hangin is yung Sierra Madre. Nangyayari sa akin yun. Yan po yan. Sierra Madre po ang kumukuha ng kumbaga hagupit ng ilang kalikasan. Galing ha? So, ayan po yung kumbaga protector ng Pilipinas pagdating dito sa Luzon area. Ma'am, galing po lang dyan ha? Hindi ko alam ha? And ang nangyari po, tatlong dam ang nabuksan, mataas po ang rainfall po niya. So, ang nangyari, hindi na po nakaya ng tatlong dam. So, wala pong nagawa yung mismong mga yung government na kundi kailangan buksan yung tatlong dam kasi mag-overflow. Pag nag-overflow po yung tatlong dam, ang mangyayari po niyan, masisira yung dam. Pag nasira po ang dam, mas magkakaroon po ng malaking problema sa Metro Manila. So, wala pong choice kundi buksan dahil nga pag hindi na buksan ang magiging problema po niyan is yun nga, masisira yung dam. Masira, mas malaking problema. So, ang ginawa nga po ay nabuksan yung tatlong dam. Pagbukas ng tatlong dam, hindi po nakaya kasi at that time, ang nagiging concern po is hindi pa po ayos yung Pasig River. Kasi kung mapapansin nyo po, itong Pasig River na po na yan, hinuhukay na po ngayon yan. Kasi basta maraming nakalagay dyan. So kailangan hukayin yan, tanggalin yung mga nakalagay para lumalim. At that time po, hindi pa po siya malalim. So nag-overflow, hindi na kaya ng Pasig River yung pagkuha ng mga tubig. So, umapaw po yan from Marikina going to Pasig. And yung Pasig po, sobrang lalim nun. Actually, at that time, nasa Pampanga po ako sa Apalit. At hindi po ako naniniwala na ang Pasig, specifically yung bahay namin, ay babahain. Tagal-tagal na rin po tayo nakatira dyan. So, hindi po ako naniniwala. At that time po, nakita ko po, experience ko, na hanggang bewang po yung lalim. Nangyayari nga sa akin yun. Ng baha.
So, yun, nabaha po talaga dito sa mangkahan. And ang nangyari is, ano naman, itong Ulysses naman. Iba naman po yung history ng Ulysses. Yung Ulysses, yung rainfall po niyan is, hindi ganun karami. Pero napakalakas po ng hangin yan. Yan po ang Ulysses. Tapos, tatlong bagyo po yan na magkakasunod-sunod. Magkakadikit-dikit po yan. So, yun, nangyari din sa Sierra Madre, hindi na kaya, hindi na contain. Kasi, ang Sierra Madre po kasi, pag tumama yung ulan dyan, sinisip-sip yung tubig, tatlo. So, hindi na na-contain, hindi na kaya. So, nung tuloy-tuloy na, mapaw na, dumaan na dito sa Pasig. Pero at that time, nandito po ako noon, kine-check ko po itong site, Urban Deca Homes, Ortigas, hindi po kami binaha. Okay? So, 10 years yung gap, hindi po binaha. Now, may part ng binaha, pero sa Ortigas na yon malayo na po siya yung kalsada and hindi na po siya inabot. Now, explain ko po sa inyo, mga amo, na historically, maganda po rin na malaman natin kung ano talagang nangyari doon sa kukunin dito sa Ortigas. So, yun nga po, since na nakita ko po yung dalawang bagyo na malalakas na umabot, and syempre, yung undoy, ano naman yun eh, kumbaga self-explanatory naman yun eh. So, na hindi pa ayos yung structure noon, wala pang maayos na drainage system sa Ortigas, kasi sa Ortigas po kasi may drainage system po yan. And napakalalim at that time, pagkatapos na mga undoy po, is inayos na po yung drainage system. Okay? So, since na nagkaroon nga ng malaking problema at that time, inayos na po yung mga problema. Magaling po lang dyan, ha? Hindi ko alam. Ngayon, dito naman po sa Urban Deca, ang kagandahan po rito is napakaganda po ng drainage system natin. Yan po ang sinasabi ng mga engineer natin dito sa Urban Deca Homes of Ortigas. At the same time, ang pinaka-catch dito, mga kasama, is yung pinaka-residential or unit is second floor na siya. So, kung halimbawa, umulan ng malakas, bumaha, sa tingin ko hindi na tayo aabutin kasi second floor na siya. Malayo na yon. Kung umabot man ng second floor yun, ang isa lang ang ibig sabihin nun, lubog na ang Metro Manila, pero hindi naman bumaya. So, ganun po ang nangyari dyan. And, kaya kami, as a seller, ay naniniwala na itong Urban Deca Homes Ortigas, hindi po kayo babahain. Ang kagandahan po kasi, na masecure nyo po yung property nyo, masecure nyo po yung mga gamit nyo na dapat hindi po binabaha yan. Kasi nga, syempre, nag-invest ka ng mga appliances, pag binaha yan, back to zero ka. Napakahirap po ng binaha. At ang bukod sa mahirap ang binaha, yung mga property na na-invest mo, tapos paglilinis ka pa ng napakaraming putik, napakarami. So, yun, kaya ako mismo, na magagarantihan natin, awa ng Diyos, na itong property natin, hindi po kayo babahain. Same time, kung halimbawa binaha yung Ortigas na daanan, hindi na po kasi sakop yun ng Urban Deca Homes Ortigas ng company ng 8990. Handle na po siya ng government property. So, anong ibig sabihin? Lahat po ng mga major construction, ng kalsada, ng own, ng government, Pasig, is hindi na po pwedeng galawin niya ng 8990. Unless, magkakaroon sila ng tie-up or mag-uusap sila na pwede mong galawin yan. Pero, experience-wise, labas na po dyan yung 8990. So, magaling po lang dyan, ha? Hindi ko alam. Tayo, kagandahan dito sa property natin is napakaganda ng drainage system ito. At the same time, meron din po tayong meron din pong ginawa na lagoon area na kung saan it is a catch basin. Ibig sabihin, pag puno na yung pinaka-drainage system natin, hindi na talaga kaya, pupunta po rito sa catch basin. Ano po yan? Ano po yan? Yung mga tubig dyan na pumapasok o dumadaan dyan, kumbaga, saluhan ng tubig. So, hindi po talaga baba.
hindi po talaga malayo po talagang bahay. Eh, napakalalim po ng catch basin natin. So, yun mga amo, maganda, every time na mag-create or bibili tayo ng property, make it a point na yung property natin is magaling po natin ah. Hindi ko alam ah. Sabihin na natin may problema ng, alam mo, lindol, tawag dito, is malakas na ulan, yan, medyo dapat may mga resistant tayo dyan, may mga kumbaga may pang shock proof tayo na pwedeng gawin dyan. So, ang kagandahan naman dito sa 8990 is, lalo na dito sa Urban Deca Homes Ortigas is yung construction niya, hindi po kayo babahin. Now, kung labas ang Urban Deca Homes Ortigas, hindi na po natin masasagot dyan. Lalo na po yung kalsada ng Ortigas kasi nga, it's under the government policy. Yun po. So, ayun. Napakaganda ng pag-uusap natin. Dapat kasi at least meron tayong idea kung ano ba nangyari sa Pasig before. At para kung may mangyari man ngayon, okay na siya. Alam na natin yung gagawin. Okay? So much for that. Salamat sa oras ng binigay niyo sa akin. Hindi ako makalabas dahil baka magkaroon tayo ng copyright hit. Kasi nga may tumutugtog. Now, nandito muna tayo, pansamantala, and hopefully, kung gumanda yung panahon, balik tayo sa amenities area at masarap. Nararamdaman mo, kinararamdaman mo eh. Mag-discuss to, mahangin. Medyo mainit nga lang. Pero maraming salamat po sa inyong oras. Sana huwag po kayo mag-asawa, and kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please lang po, subscribe po kayo para every now and then, yung mga updates ko po sa akin as a seller or an agent, may updates din po natin. At the same time, yung mga updates dito sa 8990. Kaya na po, maraming salamat and mabuhay po kayo lahat. Stay safe. Ciao!